This program is brought to you by SMC Global Power. Ng mga balita. Department of Health nakapagdala ng halos 5,000 bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. COVID-19 cases sa bansa pumalo na sa 98,232. Medical community umapela kay Pangulong Duterte na ibalik sa enhanced community quarantine ang Metro Manila ngayong Agosto. Department of Health, suportado ang panawagan ng iba't ibang asosasyon ng medical professionals na ibalik sa enhanced community quarantine ang National Capital Region. Partial report ng Presidential Anti-Corruption Commission kaugnay ng issue ng korupsyon sa PhilHealth isusumiti na kay Pangulong Duterte. Sa balita abroad, mahigit 10 migrants mula sa Sub-Saharan Africa na iligtas ng Italian Coast Guard sa Mediterranean Sea. Eleksyon sa Hong Kong na nakatakda sana sa Setyembre, ipinagpaliban ng 1 taon dahil sa coronavirus pandemic. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, pumapalo na sa 17,757,513 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo mula ng una itong ma-detect sa Wuhan City, China, habang umakyat naman sa kabuuang 682,998 ang nasawi sa iba't ibang bansa, bunsod ng nakahahawang sakit. Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming naitalang pumanaw dahil sa COVID-19 ang Estados Unidos na may 156,747. Sumunod na rito ang Brazil na may 92,568 na pumanaw bunsod ng pandemya. Nasa 46,688 naman ang death toll sa Mexico, habang 46,119 ang napaulat na nasawi sa United Kingdom. Samantala, nasa 11,160,193 naman ang total recoveries ng COVID-19 pandemic sa buong mundo. Umakyat na sa 98,232 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos makapagdala ang Department of Health ng 4,963 na mga bagong kaso ng virus infection. Mayorya ng mga bagong kaso ay mula pa rin sa National Capital Region na umabot sa 2,667 new cases. Sinundan ng Cavite na may 405 new cases, Cebu na may 355 new cases, Laguna na may 324 new cases, at Rizal na may 252 new cases. Muli namang bumaba ang bilang ng iniulat ng DOH na nakarecover mula sa virus, kung saan may 93 lamang ang naiulat na bagong gumaling sa COVID-19. Dahil dito, aabot na ngayon sa 65,265 ang kabuuang bilang ng nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 17 naman ang naitalang karagdagang nasawi dahil sa virus. Ayon sa DOH, sa 17 na nasawi, 13 ay namatay noong Hulyo at 4 noong Hunyo. Sa ngayon, umakyat na sa 2,039 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. May 85 namang inalis ang DOH mula sa kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 na kanilang nai-report kasunod ang kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan. Mayroong 47 pang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Muntinlupa City.
Dahil dito, 1,438 na ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Muntinlupa City. Batay sa datos ng Muntinlupa City Government, hanggang alas 5 ng hapon ng Biyernes, July 31, sa nasabing bilang, 703 ang aktibong kaso, 869 naman ang ikinukonsidera bilang probable case at 775 ang suspected cases. Samantala, 662 na residente na sa lungsod ang gumaling sa COVID-19 pandemic, habang 73 naman ang nasawi. Nadagdagan pa ng 290 ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Taguig City. Sa inilabas na update, hanggang ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 31, kabo ang 2,017 na ang confirmed COVID-19 cases sa lungsod. Naitala ang mga bagong kaso mula sa Barangay Bagong Bayan, Bambang, dalawa sa Calzada, isa sa Palingon Tipas, isa sa Central Bicutan, dalawa sa Central Signal, siyam sa Fort Bonifacio, sa isa South Daanghari, lima sa South Signal at isa naman sa Tanyag. Ang Barangay Fort Bonifacio ang mayroong pinakamaraming kaso na umabot na sa 514. Nasa 1,774 na mga pasyente na ang gumaling sa lungsod, habang 34 naman ang pumanaw. Ang Taguig ay mayroon na lamang 299 na aktibong kaso. Ang Taguig City ay nakapagsagawa na rin ng kabuang 25,607 PCR tests sa pamamagitan ng Smart Testing Program sa tulong ng drive-thru testing sa mga health center ng barangay, testing sa Taguig Pateros District Hospital o TPDH, at testing ng CEDSU. Tumaas pa ang bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa lungsod ng Marikina. Base sa huling datos mula sa Marikina PIO, alas 3 ng hapon ng Biyernes, July 31, umalo na sa 768 ang kabuang bilang ng mga nagpositibo sa virus. Sa nasabing bilang, 376 ang active cases. Ang bilang naman ng COVID-19 related deaths sa lungsod, nasa 38 na. Ang bilang ng naka-recover o gumaling na sa sakit ay nasa 354 naman. Nadagdagan pa ng 246 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Navota City. Ayon kay Mayor Toby Tiangco, ito na ang pinakamataas na bilang ng COVID-19 cases na naitala sa lungsod sa loob ng isang araw. Sa huling datos, hanggang 8:30 Biyernes ng gabi, July 31, umakyat na sa kabuang 2,144 ang mga tinamaan ng COVID-19 sa lungsod. Sa nasabing bilang, 1,120 ang aktibong kaso. Umakyat naman sa 928 ang total recoveries sa lungsod, habang 96 ang pumanaw. Isinailalim sa pitong araw ang dalawang barangay sa Caloocan City simula ngayong araw at bukas. Ito'y matapos na makapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19 sa dalawang barangay sa lungsod. May live report si Erlo Bringas mula sa Caloocan City. Erlo. Nakamol nito ang Caloocan City LGU. Sa ilang mga barangay dito sa Caloocan City ay matapos magtaasan nga yung kaso ng COVID-19 sa mga barangay. Isa sa ilalim sa lockdown ay ang barangay 132 at 142 dito sa Caloocan. Sa inilabas na advisory ng Facebook page ni Mayor Oscar Oca Malapitan, Agosto 1 ng alas 12 na madaling araw simula ng lockdown sa barangay 142 na tatagal hanggang 11:59 p.m. ng August 7. Ito'y matapos makapagtala ng 28 kaso ng COVID-19 sa nasabing lugar. Ilan sa mga kalsada na sakop ng barangay ay ang General Malbar, kalahati ng Ponce hanggang Evangelista, hanggang sa Reparo at M. De Castro.
Ang kay Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, mamamahagi sila ng relief packs at iba pang pangangailangan ng mga residenteng maapektuhan at apektado ng lockdown. Bukod dito ay araw-araw anyang gagawin nilang pagmumonitor sa bawat barangay upang mas mapabilis pa ang contact tracing at makontrol din ang pagkalat ng virus. Bukod sa barangay 142 na pagdesisyonan ding isailalim sa lockdown, ang barangay 132 simula Agosto 2 ng alas 12:01 nagmadaling araw dahil sa pagtaas din ang bilang ng mga positibo ng COVID-19 sa lugar nitong mga nakaraang araw. Ilan sa mga kalsada rin nasakop ng lockdown sa barangay 132 ay ang General Concepcion, Ponce at General Tinio. Sa huling datos mula sa City Health Department, nasa 36 na ang naitalang nagpositibo rin sa sakit sa nasabing barangay. Patuloy din ang contact tracing at titiyakin din ng Caloocan City LGU na mahatiran ng relief pack sa mga residenteng apektado ng lockdown. Which as of July 31, nasa 2,452 na yung kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Caloocan City. Nasa 1,526 ang recoveries at 177 ang death. Sa barangay 12 dito sa lungsod naman ng Caloocan, ang may pinakamataas na kaso na abot naman sa 148 confirmed case habang 4 naman ang deaths. Namatala pansamantala namang isasara muli ang Caloocan City Medical Center sa South. Tapos madagdagan pa ang bilang ng mga medical staff na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay CCMC Administrator Dr. Fernando Santos, nasa 61 personnel na ng ospital ang tinamaan ng virus at lahat sila ay naka-quarantine na. Kagad namang ipinagutos ni Mayor Oka Malapitan ng mabilis na contact tracing at pansamantalang pagsara muli sa ospital sa loob ng 14 na araw upang tapusin ang quarantine o self-isolation ng ilang mga medical staff. Dahil dito pansamantalang sarado din ang CCMC kasama ang emergency room mula sa 12:01 a.m. ng August 1 hanggang 11:59 p.m. ng August 14. Samantala, magpapatuloy na pa rin ang pagbibigay ng atensyong medikal sa mga pasyenteng naka-admit sa nasabing ospital. Gayun din, patuloy na magbibigay serbisyo ang outpatient department ng ospital na matatagpuan naman sa Old City Hall. Tracing. Ang CMCC ay nasa overflowing capacity na rin para sa mga pasyente ng COVID-19. Hinikayat nila ang publiko na dalhin ang mga positibo suspected COVID-19 patients sa ibang ospital para sa agarang lunas. At mula rito sa Caloocan City, para sa Eagle News, Earl Bringas, we live in interesting times. Maraming salamat, Sir Earl Bringas, live sa Caloocan City. Abangan na! DOH, suportadong panawagan ng mga medical expert, ibalik sa ECQ ang NCR. At Senadora Marcos, Senate hearing, ikakasa sa mga questionable college fees. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Matandang Agilang Weekend. Kailangan nating talunin itong pandemic na to. Kailangan lumaban eh. Na kailangan may gawin. I'm not going to be part of that 40% that will not survive, and that's it. Muling susulo, pwede pang mangarap. There's still a drop of life, then I'm gonna hold on to that and I'm gonna keep it alive. Even just buying one mask na 35 pesos, it's like we dance for joy. Nag-umpisa ka na, sana may bumili ng tinda ko, parang back to basic ako. Doon mo ma-feel na, oh, okay, may pag-asa pala. Mula noon, lalo ngayon.
for the sake of the Filipinos, we just have to give it a fight, di ba? Pwede bang, pwede bang magkara? Taus-pusong pagbati sa pagdiriwang ng 106 na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Idalangin natin ang mabilis na paglipas ng ating pinagdaraan ng pandemya at isapuso natin ang tunay na pagtutulungan upang tayo'y makapamuhay sa isang maayos at ligtas na kapaligiran. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan sa pagtuklas ng mga bagong karunungan at kaalaman sa ngalan ng makabuluhang agham at teknolohiya para sa pamayanan. Mabuhay! Isa rin ang inyong iglesia sa mga tumalima sa tagubilin na huwag munang magdaos ng mga malakihang gawaing pangrehiyon gaya ng regular na pagsamba. Naging ehemplo din kayo ng pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa sa pamamahagi ninyo ng relief goods. Kinakatawan ko po ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa pagpapaabot ng taus-pusong pasasalamat sa inyong iglesia. Mula sa Embahada ng Pilipinas dito sa Moscow at sa aming consular section, binabati po namin ang lahat ng miyembro ng INC ng Happy 106th Anniversary, lalo na po kay Executive Minister Eduardo V. Manalo. Maligayang pati po sa inyong lahat! Umapela ang medical community kay Pangulong Duterte na ibalik sa enhanced community quarantine ang Metro Manila mula August 1 hanggang 15 upang i-adjust ang mga strategiya sa COVID-19. Suportado ang panawagan ng may 65 medical societies. Tinanggihan naman ng Malacanang ang apela ng iba't ibang asosasyon ng medical professionals. Alamin natin kung bakit sa report ni Madeline Villar Moratilio. Nagsama-sama ang ilang medical associations para manawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa enhanced community quarantine ang National Capital Region. Giit nila, pagod na ang mga health workers lalo na at patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga pasyente na na-admit sa mga ospital dahil sa COVID-19. Sa kanilang liham para kay Pangulong Duterte, Chief Implementer Carlito Galvez at Health Secretary Francisco Duque III na binasa ni Philippine Medical Association President Jose Santiago, nakasaad na umaapila ang medical community na maisailalim sa ECQ ang Metro Manila mula ngayong Agosto 1 hanggang 15. The medical community appeals for return to enhanced community quarantine in Mega Manila from August 1 to 15 to recalibrate strategies against COVID-19. Healthcare workers are united in sounding off a distress signal to the nation. Our healthcare system has been overwhelmed. Naniniwala naman si Dr. Lay Camiling ng Philippine Society of Public Health Physicians na nakasama ang pagluwag sa community quarantine. Mistula lang kasi anya itong nagbigay ng maling senyales sa publiko. Dahil ang totoo anya, hindi naman bumubuti ang sitwasyon. Ayon naman kay Santiago, nagkakasakit na rin ang mga healthcare workers habang nag-aalaga ng mga pasyente. Our health workers are burnout with seemingly endless number of patients trooping to our hospitals for emergency care and admission. Giit naman ni Dr. Antonio Dance ng Philippine College of Physicians, magandang pagkakataon din ang pagbabalik ECQ para mapag-usapan ng pamahalaan ang mga estratehiya na maaaring gawin sa tulong na rin ng medical professionals. Masasayang lang po pag nag-ECQ ulit tayo. Masasayang lang po ito kung hindi tayo mag-usap-usap at magplano. Ano bang babaguhin natin? Diba? Kasi kung ang gagawin natin after the ECQ, yun ding ginagawa natin ngayon, wala ring mangyayari. Magtutuloy-tuloy tayo at magiging tayo yung next New York City na namamatay ang ating mga kababayan sa stretcher, sa emergency room o sa bahay dahil puno na ang mga ospital. Kaya kami nananawagan ng ECQ
partly because of its effect na mababawasan yung exposure, pero mainly so that we can sit down and talk. Umapila rin sila sa gobyerno na irekonsidera ang planong pagbubukas ng iba pang negosyo. In relation to this, we also appeal to your good offices to reconsider the pronouncement of the Department of Trade and Industry regarding the approval of to reopen businesses such as gyms, fitness centers, tutorial services, review centers, internet cafes, pet grooming services, drive-in cinemas, previously closed due to community quarantine starting August 1. Problem natin, ano? Nakikita natin na may balak pa sila na i-loosen up pa ang community quarantine, buksan pa ang ibang mga businesses, no? Padami na ng padami ang dumadami ng pasyenteng nagkakaroon ng COVID-19, and yet gusto pa natin i-loosen up. So matatalo talaga tayo dito. So we need to regroup, we need to rethink, kailangan nating i-tighten up ang quarantine measures natin. Ibalik ko natin yan sa community quarantine. Kailangan talaga po, pati na rin po yung mga ports ko natin, no? Kasi ngayon, we are also allowing people from yung mga international flights, meron na rin po. And so, dito sa dami lang ng Pilipino na nagkakaroon ho ng COVID-19 infection, madadagdagan pa ng mga tao na galing po sa ibang bansa. Mahirap po siguro talaga yan, ha? Kailangan talaga natin i-tighten up ang community quarantine. Otherwise, matatalo ho talaga tayo. Nagbabala rin ng mga ito na kapag nag-collapse ang healthcare system, ay ang publiko rin ang mahihirapan. Pag natalo ho tayo, ang kawawa ho dito ay ang mamamayang Pilipino. Hindi na natin kakayanin ang napakadaming nagkakaroon ng infection. Kasi maski ho tayo, kaming mga nagbibigay ng pag-aalaga sa mga mamamayang Pilipino, kami din po bibigay na. Magkakasakit din ho kami. Hindi naman inayuna ng Malacanang ang panawagan ng iba't ibang asosasyon ng medical professionals at iginiit na kailangan na rin ng gobyerno na gumamit ng iba pang estratehiya. Giit ng presidential spokesperson Harry Roque, hindi sapat ang community quarantine lang sa paglaban sa COVID-19. Tiniyak ni Roque na kumikilos ang pamahalaan para mapataas ang hospital capacity ng bansa habang nag-hire rin sila ng mga karagdagang doktor, nurses at iba pang medical personnel. Pero sa mga nakaraang pahayag, una na rin inamin ang Department of Health na nahihirapan sila sa pag-hire ng karagdagang health workers dahil wala nang gustong mag-apply. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Suportado ng Department of Health ang panawagan ng iba't ibang asosasyon ng medical professionals na ibalik sa enhanced community quarantine ng National Capital Region. Sa isang statement, sinabi ng DOH na suportado nila ang panawagan ng mga frontliners dahil kailangan rin namang masiguro ang proteksyon ng mga health worker, lalo na at patuloy pa ang laban sa COVID-19. Pero habang ginagawa rin ng pamahalaan ang mga nararapat na aksyon para masigurong hindi ma-overwhelm ang health system ng bansa, kailangan ring sumunod ang publiko sa pinaiiral na minimum health standards. Sinabi pa ng DOH, kinikilala nila ang mga sakripisyo at hamong kinakaharap ng mga healthcare worker na walang tigil sa pagtatrabaho sa simula pa lang ng pandemya. Nagpapasalamat rin ng DOH sa medical societies na sa patuloy na tiwala sa kagawaran, suporta at pagtulong para masolusyunan ang kasalukuyang health crisis. Ayon sa DOH, nakikipagdialogo na rin sila sa mga medical frontliner para talakayin ang nasabing issue. Nadagdagan pa ang bilang ng coronavirus disease o COVID-19 active cases sa lalawigan ng Laguna. Base sa huling datos ng Laguna PDRRMO at PHO, Biyernes, July 31 at 3 PM, umabot na sa 1,426 ang bilang ng active cases sa lalawigan.
Ang bilang ng COVID-19 related deaths sa lalawigan ay 99 na. Ang bilang naman ng naka-recover na ay umabot na sa 1,327. Ang kabuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa lalawigan ay umabot na sa 2,852. Samantala, nasa 3,120 naman ang bilang ng suspected cases at 79 ang probable cases. Pagpapalawak sa kapangyarihan ng mga local school board para sa pag-aaral at pagtuturo ngayong pandemya ng COVID-19, sinang-ayunan ng DepEd. Narito ang aking report. Suportado ng Department of Education o DepEd ang panukalang mas palawakin at palakihin ang responsibilidad at kapangyarihan ng mga local school board sa sistema ng paraan at pagtuturo ngayong panahon ng pandemya ng COVID-19. Sa panayam ng Radyo Aguila sa programang EduAksyon, iminungkahin ni Senadora Amy Marcos na maiging bigyan ng mas malayang pagdedesisyon ang mga local school board dahil silang mas unang nakakaalam at nakakakita ng sitwasyon sa kanilang lugar. Maiging itigil na rin anya ang tila one-size-fits-all na klase ng edukasyon. Suwestyon ni Marcos, magkaroon ng learning hub ang bawat lalawigan kung saan iipunin at ibabagsak ang mga learning materials na gagamitin ng mga mag-aaral para maaaring puntahan ng mga magulang para kunin ang mga libro o iba pang learning package na galing sa DepEd. May proposal rin yung ibang local government unit kung saan sila may mga municipal library o di kaya may mga internet hub katulad dito sa Ilocos. Mamimili na lang tayo ng isang learning center, isang learning hub. Doon nilalagay yung mga gamit. At sana, kung nasa munisipyo rin lang, magkaroon ng ilang computer na may internet access. Mm-hmm. Parang ganun ang pinaka-practical. Tapos naka-schedule yung mga bata. Sinang-ayunan naman ito ni DepEd Undersecretary Tony Sito Umali at nangakong ipararating sa liderato ng edukasyon ang mga suhestyon ni Marcos patungkol sa konsepto ng local autonomy na alinsunod din sa saligang batas. Ayon kay Umali, kabilang sa mga tinuturing na local school board ang Federation Chairman ng Sangguniang Kabataan, Parents Teachers Association, mga representante ng Education Committee sa bawat lungsod at iba pang mga nagde-deliberate ng Provincial City at Municipal Education Improvement Plan. Pinasalamatan naman ni Umali si Marcos at maging iba pang mga mambabatas sa kanilang inilalatag na mga panukalang batas na magpapabuti pa sa edukasyon ng bansa at pagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na magtakda ng petsa ng pagbubukas ng klase sang-ayon sa estado ng bansa. At tayo po'y nagpapasalamat sa ating butihing senador at lahat ng mga mambabatas sa likod po nitong naipasang batas na ito na nagbibigay ngayon po ng kapangyarihan sa ating Pangulo upon the recommendation of the DepEd Secretary to set a new school opening date. Napakahalaga po nitong batas. Inihayag ni Umali na magsasagawa ng dry run ng DepEd sa August 10 ng lahat ng modalities o paraan ng pagtuturo at pag-aaral na ipatutupad ng ahensya sa darating na pagbubukas ng klase para makita pa ang mga hamon o dapat pang pagbutihin o pag-ibayuhing aspeto nito. Para sa Eagle News, Wedge Kudchamat. We live in interesting times. Inanunsyo ni Senator Amy Marcos na magkakaroon ng pagdinig sa Senado kapag hindi naaksyonan ng Commission on Higher Education o CHED ang mga reklamo ng pagkakaroon ng miscellaneous fees sa singilin ng ilang universidad at kolehiyo. Ayon kay Marcos, marami na siyang natanggap na mga reklamo mula sa mga magulang at estudyante ng mga kilalang universidad sa Metro Manila hinggil sa mga matrikula na sa kanilang palagay ay hindi naman mapapakinabangan dahil sa pandemya. Naniniwala ang senador na dapat mas mababa ang matrikula dahil sa homeschooling ang mangyayari at online class ang isasagawa dahil bawal pang pumasok sa mga eskwelahan. Aniya, kabilang sa isinama pa rin sa matrikula ang bayad sa classroom-based internet, kuryente, paggamit sa laboratories, libraries at medical and dental clinics. Ang mga universidad ay nasa university belt ayon sa inilabas na pahayag ng senadora. Nakatakda ng isumite ng Presidential Anti-Corruption Commission ang partial report nito sa muna'y korupsyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sinabi ni PAC si Commissioner Grico Belchica
Nakita nilang fault sa sistema nito at ilang opisyal ang sangkot dito. Nakita din nilang kapabayaan ng ilang opisyal na dapat itinuwid. Gayunman, nilinaw nito na may ginagawa ng imbestigasyon ng Malacañang ukol rito. Naasahan naman na ilalabas ang report sa publiko batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Umabot na sa mahigit 1.4 million ang bilang ng health workers na nasa bisyohan ng libreng sakay program ng Department of Transportation o DOTR. Sa datos ng kagawaran hanggang July 30, nasa kabuang 1,414,987 health workers ang ridership ng programa. Sa nasabing bilang, 415,578 ang total ridership sa National Capital Region, Greater Manila, habang 499,409 naman sa iba pang rehiyon. Samantala, sa datos naman ng road sector, umabot na sa 97 vehicle units ang nakadeploy para sa libreng sakay program hanggang July 30. Katuwang ng DOTR sa naturang programa ang Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Katuwang din ng DOTR sa programa ang oil companies tulad ng Phoenix Petroleum, Clean Fuel at Petron sa pagbibigay ng fuel subsidy sa transport companies na kasama sa programa. Abangan, Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat tiniyak sa mga opisyal at tourism players ng Bohol na patuloy silang makikipag-ugnayan kung kailan bubuksan ang industriya ng turismo. At local transmission ng COVID-19 na itala sa Balingasag, Misamis Oriental. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Aguila Weekend. Ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 census para sa patuloy nating pag-asenso. Sara Jeronimo po nagsasabing, sama na! Census na! Ito po si Angeline Quinto. Abangan ang part 2 ng Tagisan ng Galing dito lang sa Net25. Best wishes to all members of Iglesia Ni Cristo all over the world on your 106th anniversary. Special greetings to Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo, who in my book personifies everything that is commendable about Iglesia Ni Cristo. Please accept my deep admiration and profound respect. Mabuhay kayong lahat. Greetings to all the members of the Iglesia Ni Cristo from all over the world on your 106th anniversary. Special greetings, of course, to your Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Mabuhay po kayong lahat. Ako po si Arlene Escalante ng League of Parents of the Philippines. Tiniyak ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa mga opisyal at tourism players ng Bohol, patuloy silang makikipag-ugnayan kung kailan bubuksan ang industriya ng turismo at hihingi ng update ukol sa public health and safety. Inalam ng kalihim ang plano ng Bohol para sa local tourism industry at kung kailan bubuksan sa mga bisitang isla. Sinabi ni Secretary Puyat na irerespeto ng DOT ang pasya ng LGU bukod sa makikipag-ugnayan ukol sa health at safety standards.
target ng Bohol na buksan ang lalawigan sa mga nais bumisita sa huling quarter ng taon. Isinasapinal na rin ng Bohol LGU ang ordinance ang nakalinya sa kasalukuyang tourism guidelines. Inihayag ng Department of the Interior and Local Government na maaari nang kumuha ng permit ang mga telecommunications company para sa pagtatayo ng cellular towers. Sa isang statement, sinabi ng DILG na hindi aabutin ng isang buwan ang pagkuha ng permit sa pagtatayo ng telecommunication towers. Hindi umano katulad sa mga nakaraan na inaabot ng 6 hanggang 7 buwan bago makakuha ng permit sa gobyerno. Magugunitang sa kanyang 5th State of the Nation, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking magiging maayos ang digital infrastructure sa bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Anyo na nag-issue ang DILG, Anti-Red Tape Authority at iba pang national government agencies ng isang joint memorandum circular para sa mapabilisang proseso ng pagkuha ng documentary requirements at pagkuha ng building permit applications sa pagtatayo ng shared passive telecommunications tower infrastructure o common telecommunications towers. O dami nag-aabang nito ha, personal po na sinubaybayan ni Social Welfare and Development Secretary Rolando Joselito Bautista ang pamamahagi ng second tranche ng emergency subsidy para sa Cordillera Administrative Region o CAR. Ang bawat beneficiary ay tumanggap ng 5,500 pesos sa Barangay Irisan, Baguio City nitong July 30. Ang ilang lugar sa Cordillera Administrative Region na kwalipikadong makatanggap ng second tranche ng SAP assistance ay ang mga bayan ng Atok, Bacon, Bohod, Bugias, Itogon, Kabayan, Kapangan, Kibungan, Mangkayan, Sablan, Tuba at Tublay. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng ikalawang tranche ng cash aid sa ilalim ng Social Amelioration Program sa Tiwi Albay. Hinati sa dalawang venue ang pamamahagi ng SAP para masunod ang mga precautionary measure tulad ng physical distancing. Isinagawa ang distribusyon ng cash aid sa Tiwi Central School at ang Jorowan Covered Court. Hindi naman naiwasan na maraming nagreklamo dahil may mga tumanggap sa unang tranche, subalit hindi na sila nakasama sa listahan ng ikalawang tranche. Ipaniwanag naman ng DSWD Region 5 na ang mga delisted beneficiaries o natanggal sa listahan ng second tranche ay maaari pa rin umapela sa DSWD. Kailangan lamang nilang makipag-ugnayan sa kanilang barangay para maisama ang pangalan sa Certification and Appeal for Reenlistment. Nakapagtala ng bagong kaso ng COVID-19 ang bayan ng Balingasag sa Misamis Oriental. Ayon sa mga otoridad, ang 2 pasyente ay residente ng Barangay Poblasyon at nagtatrabaho sa Misamis Oriental Provincial Hospital sa Balingasag. Walang history of travel ang 2 sa mga lugar na may COVID-19, kaya pinaniniwala ang nakuha nilang virus sa ospital kung saan may 3 empleyado na una nang nagpositibo sa virus. Kaugnay nito, sinabi ni Dr. Jerry Kalingasan, Chief ng Provincial IATF, na isa sa ilalim sa temporary lockdown ang nasabing ospital sa loob ng 14 na araw. Samantala, umakyat na sa 7 ang kaso ng COVID-19 sa naturang bayan. Unang na italang kaso ang 2 returning overseas Filipino at 3 na nahawa matapos magkaroon ng exposure sa mga pasyente. Sa iba pa nating balita, call center agent natagpo ang patay sa loob ng motel sa Binyan City sa Laguna. Si Eagle News correspondent Antonio Lagunoy sa detalye.
Makikita sa kuha ng CCTV ang pagdating ng isang lalaki upang magpa-reserve ng isang kwarto. At nang nakakuha na, umalis ng saglit ang lalaki at pagbalik ay may kasama na siyang babae na angkas sa kanyang motor at makikita na may daladalang bag ang babae. At ilang oras ang lumipas ay umalis silang dalawa upang bumili ng mga kakain sa isang convenience store. At nang bumalik muli sa kanilang kwarto, pagkalipas ng ilang oras, makikita muling lumalabas na ang lalaki na mag-isa, bitbit ang bag ng babae at hindi na bumalik. Nagpunta ang room attendant sa kanilang kwarto upang ipaalala na tapos na ang oras nila, ngunit wala man lang sumasagot sa pagkatok nito. Kaya't kinuha niya ang susi upang tignan at tumambad ang walang buhay na babae na nakatali sa kanyang leeg ang isang kumot, kaya't agad itong pinagbigay alam sa mga otoridad sa barangay Canlalay sa nasabing lungsod. Agad nagpanawagan sa social media kung sino at ano ang pagkakakilanlan ng biktima. Agad nagsadya ang magulang ng biktima sa Binyan City Police Station. Pagpatay doon sa isang babae sa Q80 po ito sa Barangay Canlalay, ito kayo, ay ma-identify na po natin yung babae, no? At saka yung suspect. Yung suspect po niya ay isang ex-boyfriend po niya. Ito yung nag-recruit sa kanya through Facebook. At naghanap kasi ng trabaho ito ng victim, no? Then nakapasok sa isang call center bago mag-pandemia. And nitong nag-pandemia na ay 2 weeks past, nagka-break silang dalawa. At nitong bago maganap ang krimen po ay nag-check-in sila sa nasabing hotel. At yung CCTV footage po, nagkaroon po tayo ng kopya, dala-dala yung bag ng babae, kaya nahirapan tayo mag-identify mo muna po, ano. But then, through doon sa CCTV ng QVT, na-identify po natin yung suspect. At yung suspect naman po ay nakilala ng kanyang relative, ng kanyang mother, mga kapatid. At yung kaso ngayon po ay ipapahal po natin sa prosecutor's office po. Kinilala ang mga kaanak ang biktima na si Maria Crisanta Magadia, 27 anyos, call center agent, residente sa San Pedro City, Laguna. Batay sa nakuhang CCTV ay kinilala ang suspect na si Roscoe Albe, residente ng West Valenzuela, na ex-boyfriend ng nasabing biktima. Ayon sa magulang na biktima, sila ay magsasampa ng demanda sa nasabing suspect. Mula sa Laguna, kasama si Bayani Yesmat, Arnel Aroso, ako si Antonio Laguna Jr. We live in interesting times. Niyanig! Nang magnitude 4.2 na lindol ang Eastern Samar kaninang madaling araw. Ayon sa FEVOX, naitala ang lindol alas 3:51 kaninang madaling araw. Natukoy ang epicenter nito 11 kilometro sa hilagang silangan ng Mercedes. May lalimang lindol na 43 kilometro. Wala namang naitalang pinsala ang lindol at wala ring sumunod na aftershocks. Nakalabas na ng bansa ang isa sa dalawang sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa. Gayunman, nasa loob pa din ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dindo. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang Bagyong Dindo sa layong 619 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometer kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 17 kilometer kada oras. Kumikilos naman ito pahilaga kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Dahil sa Bagyong Dindo, pinapalakas nito ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto na sa buong bansa. Bukas, asahan sa manakanak ang pag-ulan sa Luzon, Western Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Nagpatupad ng dagdag presyo ang ilang kumpanya ng langis sa kanilang liquefied petroleum gas o LPG. Ayon sa Petron, itinaas nila ng 15 sentimo kada kilo ang presyo ng LPG simula kaninang alas 12:01 ng ating gabi o katumbas ng piso. 1 peso and 65 centavo para sa 11 kilogram ng LPG tank. 10 sentimo naman ang itinagdag sa kada litro ng auto LPG ng Petron. Samantala,
Alas 6 kaninang umaga ang nadagdag na 13 sentimo sa presyo ng kada kilo ng LPG ang Solane o katumbas ng 1 peso and 43 centavo sa isang tangke. Susunod, Hurricane Sayas na nanalasa sa Bahamas at kumikilos patungong Florida. At mahigit 10,000 migrants mula sa Sub-Saharan Africa na iligtas ng Italian Coast Guard. Ang may init na balitang yan sa pagbabalik ng Matanang Agila Weekend. I'm Alfred, and I'm a graduate of Bachelor of Science in Computer Science, Batch of 2008 in New Era University. I'm currently working as an Operations Analyst in Autodesk. Hi, I'm Earl Espanio, and I graduated with Bachelor of Science major in Computer Science in 2010. I am a consultant at Trinity Consulting LLC. Hi, I'm Ivy Makapagal, Bachelor's of Computer Science graduate, year 2010. I'm currently working as a cybersecurity analyst in one of the largest telco here in New Zealand, Coast Park NZ. I'm Geoffrey David Riego, a BS Computer Science graduate here in 15. As a legal analyst, I am tasked to read U.S. cases, specifically civil torts cases. I am Melanie Rico Hermoso T, a Bachelor of Science and Computer Science graduate, year 2006. I'm currently a software quality assurance engineer at FBI Systems here in Maryland, United States. Hi, I'm Renzen Cruz. I'm a graduate of BS Computer Science, year 2012. I'm currently working abroad, and I'm working as a senior cybersecurity consultant who specializes in digital forensics and incident response. And I am part of a national security in one of the countries here in the Middle East. I am inviting everyone to study at New Era University. To legit, to great. Be brilliant in the new era. Study now at New Era University. Excellence. Discipline. Service to humanity. Nanalasa ngayon sa Bahamas ang Hurricane Sayas at kumikilos ito patungong Florida. Ang Category 1 storm na may lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour ay lalo pang lumakas matapos na manalasa ito sa Dominican Republic. Ayon sa Miami-based National Hurricane Center, lalo pang lumawak ang sakop ng bagyo habang binabagtas nito ang southeastern Bahamas, Turks at Caicos Island chain sa bilis na 15 milya kada oras. Inaasahang tatama rin ang bagyo sa east coast ng Florida, kabilang na ang Palm Beach, kung saan naroon ang Mar-a-Lago Resort ni U.S. President Donald Trump. Inaasahang mararamdaman na ng Florida ang hagupit ng Hurricane Sayas ngayong Sabado. Kaugnay nito, nilagdaan na ni Florida Governor Ron DeSantis ang emergency declaration sa mga county na nasa Atlantic Coast. Mahigit sa 10,000 migrants mula sa Sub-Saharan Africa ang nailigtas ng Italian Coast Guard sa Mediterranean Sea. Sinasabing galing ang mga migrante sa Libya. Pansamantalang dinala ng Italian Coast Guard ang mga migrants sa isla ng Lampedusa. Karamihan sa mga run rescue ay mula sa Tunisia. Sinabi naman ng Italian Interior Ministry na magiging komplikado na ang migrant situation kumpara noong mga nakalipas sa taon. Plano naman ng Italia na ibalik sa Tunisia ang mga migrant dahil nahihirapan rin silang asikasuhin ang mga bagong dating na migrant, lalo na at mayroong coronavirus emergency at economic crisis.
Dalawa ka tao ang patay habang pitong iba pa ang malubhang nasugatan sa banggaan ng isang high-speed train at railway maintenance vehicle sa Central Portugal. Ayon sa Civil Protection Authority ng Portugal, may lulang 280 pasahero ang tren nang ito ay madiskaril at malapit sa bayan ng source bumangga sa railway maintenance train. Nagmula ang Alpha Pendular high-speed train sa Luzon at patungo ito sa northern city ng Braga nang mangyari ang aksidente. 30 ang nasugatan sa insidente. Rumisponde sa insidente ang nasa 170 rescuers at 2 helicopters. Inanunsyo ni Hong Kong Chief Executive Carrie Lam na ipinagpaliban muna sa isang taon ang eleksyon na nakatakda sana sa Setyembre. Ipinaliwanag naman ni Lam na hindi political decision ang nasabing hakbang laban sa oposisyon. Binigyang diin ng opisyal na ito ay para lamang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente sa Hong Kong at para matiyak na maisagawang kalalan sa maayos at patas na paraan. Our decision made by the Chief Executive in Council to postpone the electoral election by 1 year on grounds of public interest. And secondly, they acknowledged that there will be this problem of the status of the Legislative Council or a lacuna in the Legislative Council as a result of the postponement. So what their guidance and advice to me is the State Council will make a submission to the National People's Congress Standing Committee for its decision. That the decision to postpone the 2020 electoral election has nothing to do with politics, has nothing to do with the likely outcome of this round of elections. It is purely on the basis of protecting the health and safety of the Hong Kong people and to ensure that the elections are held in a fair and open manner. Posibleng natural toxins ang dahilan ng pagkamatay ng daan-daang elepante sa Botswana, South Africa. Ito ang lumabas sa resulta ng ginawang eksaminasyon ng Wildlife and Parks Department sa South Africa, Zimbabwe at US. Ipaniniwanag ng mga eksperto na may kakayahang mag-produce ng lason ang mga bakterya. Karamihan din sa mga elepante ay nakitaan ng panghihina, disorientation at hirap sa paglalakad. Ang South Africa ay kilala sa kontinenteng may pinakamaraming populasyon ng elepante sa buong mundo. Ngunit mula pa noong Marso ay umabot na sa 300 ang bilang ng mga elepanteng namamatay. Apektado ng matinding heat wave ang ilang bahagi ng France. Isa sa mga naapektuhan nito ang ilang establishmento na nasunog. Naka-high alert na ang 101 Fire Department doon para sa anumang insidente ng sunog. Patuloy naman ang paalala ni Prime Minister Jean Castex na isagawa ang kaukulang pag-iingat mula sa banta ng heat wave. Tuluyan ng kinansela ng Walt Disney ang pagpapalabas ng mga ibang mga pelikula dahil sa epekto ng coronavirus pandemic. Isa dito ang pelikulang Mulan na ipinagpaliban ang pagpapalabas at wala pang bagong petsa kung kailan muli ito ipapalabas. Una kasi sana itong ipapalabas noong Marso pero ito ay ipinagpaliban ng ilang beses dahil maraming mga sinihan ang nagsara para hindi na kumalat pa ang coronavirus. At muli itong inilipat sa Agosto 21 at ngayon ay indefinite muna ang pagpapalabas. Ayon sa kumpanya na kanilang pag-aaralang mabuti ang sitwasyon kung sakaling magbukas na ang mga sinihan. Kasama rin nilang ipinagpaliban ng pagpapalabas ay ang pelikulang Avatar at Star Wars. Itinakda na sa Disyembre 2022 ang pagpapalabas ng Avatar 2 habang ang Star Wars ay ipapalabas na sa Disyembre 2023.
Binuksan na sa Belgium ang underwater hotel rooms sa loob ng Animal Park. Isa ito sa panibagong atraksyong ipinagmamalaki ng Paradise Animal Park. Ang anim na kwarto ay mayroong igloo style. Pagpasok sa loob ng kwarto ay bubungad na sa guest ang isang malaking glass window kung saan makikita ang walrus. Ayon sa Paradise Animal, mai-experience ang one-night underwater stay sa kanilang hotel sa halagang 129 euros o $152 kada guest. Sa ating bansa, nagkakahalaga ito ng mahigit sa 7,000 pesos. Yan ang kabuuan ng Mata ng Agila Weekend, ang matala sa pagtingin ng Mata ng Agila sa mga balita. Ang mapagmatiyag at mapanuring mata ng Agila. Ako si Wedge Kujama. At ako naman si Nene Toporo. Magandang gabi and we live in interesting times. Was brought to you by SMC Global Power.